Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. No bounds, we feel it all the way, every minute, every second of the day. The beauty of the miracles you do, there's no one like you, our God. 'Cause you are the one who moved mountains and divided the seas, not by the devil but defeated beauty. Your name, oh, I wanna tell the world
power of your name.
kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa Kabanal Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. It's a brand new day, filled with endless possibilities. Ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya niyang ito sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Masimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritu banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat ng Love Notes ay mababasa po natin sa Isaiah chapter 43 verse 25. Pakinggan po ninyo. I am he who blots out and cancels your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Isaiah chapter 43 verse 25. We are indebted to God, our Creator, because of our sins. We are all guilty of disobedience to His laws. We cannot pay for our debt, so we should be cursed and condemned. He is our only hope for salvation. He erased our sins out in our book of life and paid for our sins. He forgave and forget them. He threw them at His back and does not remember them. We do not deserve it, but He forgave and forgot our sins. It is not for us that He did. It is for His own glory. Now return the favor. Forgive sinners. Save a soul. Save a life. Nagkakautang tayo sa Diyos. Ang lumikha sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Lahat tayo may kasalanang pagsuway sa Kanyang mga batas. Hindi natin kayang bayaran ang ating utang. Kaya't dapat sana'y sumpain at tatulan tayo. Siya lamang ang ating pag-asa para sa kaligtasan. Tinanggal niya ang ating mga kasalanan sa aklat ng buhay at binayaran ang ating mga kasalanan. Pinagpaumanhinan tayo at nilimot niya ang ating mga kasalanan. Inihagis niya ang mga ito sa Kanyang likod at hindi na ito inaalaala. Hindi tayo karapat dapat, ngunit pinatawad at nilimot niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi para sa atin, kundi para sa Kanyang sariling kalwalatian. Ngayon, panahon na natumbasan natin ang Kanyang mga ginawa. Magpatawad sa mga nagkasala sa atin at magligtas ng kaluluwa. Magligtas ng buhay. Thank you.
at mangarap. Ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Ating kalatan ang lupa nang dalisay na aral ng katotohanan. Ang Diyos ay ating alaya. Blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang biyaya ng Diyos sa umiibig sa Kanya ay dumarating sa iba't ibang mukha hanggat matibay sa iyong puso na mahal ka ng Diyos. Mananatili kang masaya anuman ang dumating na pangyayari sa iyong buhay. Ating pagtibayin ng katotohanan ito sa pamamagitan po ng segment na The Grace of God's Love. Ako po ang kapatid na Jasril at narito po tayo ngayon sa Salangan San Miguel, Bulacan upang makapanayamang isa sa mga awit ng Siyon sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. Atin pong pakinggan ang mga kwentong napagdaanan niya sa kabila ng paglilingkod sa Panginoon. Shalom po, sister. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo na maging bahagi po kayo ng gawaing ito. Ngunit bago po ang lahat, maaari po ba munang magpakilala muna kayo sa mga manonood? Shalom po, kapatid na Jezreel. Ako po si kapatid na Rosa Bella Yosala. Kapatid na Rahama, spiritual name, mas kilala nila as Babe.
Ilang taon na po kayong kapatid sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia? Ako po ay 35 taon na sa loob ng Kabanal-Banalang. Paano po kayo naging kapatid? Nagsimula po ako kasi bata pa lang po ako, Christian schoolers na ako eh. Kaya akay-akay ako ng nanay ko sa pagsamba. After nilang sumamba, merong Christian schooler. Tapos po noon, may mga mahanaim na nagsasabi na bautismuhan ka na. Sabi nila, sige po, pag ano na, pwede na. So 11 years old po, nabautismuhan po ako sa pagkasangkapan ni Kapad na Tranquilino Misola. Pero yung mga nadoktrinahan po ako, pinasangkapan po ang kapatid na, matandang kapatid na Jesse Padilla sa Caloocan pa po ako noon. Sa Tagalaloma po, sila po yung mga kinasangkapan bilang mag-mission at magdoktrina po sa ako. Nabanggit niyo po kanina yung Christian schooler. Sila po yung pamana po dati? Tawag tama. Po sa pamana po dati? Tama po. Pamana po ang tawag ngayon. Dati po Christian schoolers. Tapos, after niyo po mabautismuhan, kamusta po yung naging buhay niyo as kapatid? After ko pong mabautismuhan bilang kabataan nga, naging KAO po ako. Kapisan ng Alpha Omega ang tawag po. Ang mga gawain po ng kapisan ng Alpha Omega noon ay magtanghal diwa. Magturo din po sa mga kabataan, sa Christian schoolers, at magtanghal diwa, magsabayang bigkas, kapag pasalamat po. Paano po kayo naging mga awit ng Sion? Paano po yung naging proseso? Paano po kayo naordinahan? Dahil po sa kinakailangan ng panahon, syempre po, hindi na laging kabataan, medyo nagkakaedad. So, tinawag po ako bilang isang mga awit ng Sion. Dati po, ang ginawa sa amin po, nag-exam po kami sa Old Torres. 1 to 100 po ang exam po noon. Awa at tulong ng Diyos, nakapasa po ako at naordinahan po ako bilang sa mga awit ng Sion noong 1992 po, dyan po sa may Giginto, Bulacan, sa Motorpool po. Noong naordinahan po kayo as mga awit ng Sion, naging tuloy-tuloy po ba yung pagganap nyo sa mga gawain? Noong unang bahagi siguro, naging tuloy-tuloy po ang aking paggawa bilang mga awit ng Sion. Hanggang sa ako nga ay nag-asawa, doon po nagkaroon ng suliranin bilang isang mga awit ng Sion. Nakapangasawa po ako ng isang mahanaim, isa pong full-time po ang kapad ng Nikaya. Ako naman po ay walang trabaho. Pero po, bago po pala yun, kumampay muna kami sa Marilao, ang kapad ng Nikaya. Kasama po kami na mga pamilya niya. Isa po alam ang anak po namin noon. Siyempre po, full-time, may anak, may pamilya. Hindi po naging madali. So, hindi nakaka-proud. Doon po kami bumigay. Doon po, nagkaroon ng kahinaan. Bumalik po kami sa aming pamilya, sa aming magulang, sa Makatwid. Huminto po kami sa aming katotohanan. Ano po yung mga naging paraan or paano nyo po binigyan ng solusyon yung mga suliran ninyo sa buhay? Kapag na Mikaya, trabaho po siya, nag-full-time siya sa pagkatrabaho. Sa mandaling iniwan niya ang kanyang katungkulan, kahit ang totoo, hindi talaga nakaka-proud mga kapatid na tumigil ang isang hanain para mapunan ang kanyang pangangailangan ng kanyang pamilya. So, nagtrabaho po siya. Ako din po, bilang ina, may financial problem po kami. Ako po yung nag-abroad. 6 months po ako sa Japan. Nag-abroad po ako. Nagtulungan po kami ng kapag namikaya. Yung anak po namin, dinala po namin dito sa Bulacan na. Kapag namikaya, naiwan po sa Marikina. Ako po ay nasa abroad. 6 months. Pero after 6 months, bumalik po ako dito na po sa Bulacan. Kapag namikaya po, sinundan po kami dito. Dito po namin pinagpatuloy ang aming pagtatrabaho. Kamusta po yung naging buhay niyo nung pag-uwi niyo po dito sa Bulacan? Ang ganyan pa din po. Puro problema pa rin po. Siyempre, nagpatuloy po kami na magtrabaho. Sumama na po ako sa kanya. So yun nga yung sinasabi ng tatay ko, pag sumasakay po ako na meron pong tamiya ang kapad ng Mikaya. Lagi po akong sumasakay doon. So sabihin ng tatay ko, Nono, ayun bang Nono po kasi kapad ng Mikaya sa laman? Ayun ba kasama mo, swerte o malas? So kasi po, yun ang sisti po ng tatay ko kasi lagi po ako nakaangkasi kapad ng Mikaya. Sumasama po ako sa mga projects niya,
So, pag lumalabas po kami ng bahay, laging nakatanyala na po yung aming ulo. Tinitignan po namin lahat ng pwedeng bubungan. So, magkasama po kami ni Kapatid Micaela sa pagtatrabaho. Noong time po na yan, hinto pa rin po kayo sa gawain? Opo. Hinto pa rin po kami ng Kapatid Micaela. Wala po po kami. Hindi po kami nakakabili pala sa anong mga gawain. Patuloy po kami nakapag-ipon. Ito pong bahay na ito, ito pong lupang ito, ibinenta po sa amin ng tiyahe namin. After po noon, nagpatayo po kami ng maliit na tindahan o hardware. Pero, yung mga laman po dyan, puro po utak ngayon sa supplier. So, parang mangungutang kami sa supplier, bibenta namin. After mabenta, mabayaran po namin yung utang. So, wala po kaming puhunan. Pinagtiwalaan lang po kami ng mga supplier para kami bigyan ng mga panila. After po noon, habang kami may hardware, syempre, unti-unti, sinasabay po namin paggawa itong bahay. So, may lupa na po kami, may hardware, habang may hardware, pinapatayo po natin itong bahay. Nakakautang po kasi kami sa supplier, kaya napapatayo rin po namin itong bahay. Pero mahirap po. Minsan po, talagang naghahabol kami ng benta, naghahabol kami ng kailangan bayaran namin yung mga utang namin kasi sinasabay po namin ipaggawa itong bahay. Pero sabi ko nga, after 3 years in the making, napatayo po namin itong bahay na to. At alam ko po, kamay ng Diyos to. Ang Diyos po ang tumulong sa amin para po magkaroon kami ng ganitong bahay. Salamat po sa Panginoon. So after na pong, ayun, napatayo nyo na po yung bahay, umokay na po ba ang financial ano na po nun? Hindi pa rin po. Kasi po, sabi nga, sa hanap buhay, marami kang competitor. So, lumalaban po kami para, naging mahina po, hindi naman po laging, sabi nga, hindi laging malakas, may panahon na mahina po kami. So, nag-isip po kami ng kapag namikaya, ano ang gagawin natin para makalaban tayo sa mga competitor natin sa hanap buhay. So, nag-isip po kami, nag-isip si kapag namikaya, nakita niya itong bahay na ito. Bumalik sa bahay na pinatayo niya. Sabi, kailangan namin isanla. Sasanla namin itong bahay na to para makaangat kami sa mga competitor namin. So ang ginawa ko, isanla po itong bahay, nagpatayo po kami ng planta sa likuran, planta na nakakagawa po ng mga yero po. So yun po. Pero sa kabila nun, hindi pa rin, wala pa rin po kami sa aming mga katungkulan. Habang kami pinagpapala ng Panginoon sa buhay na ito, napag-isip-isip po namin na bakit hindi kami bumalik? Bakit hindi namin bayaran lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob sa amin ng Diyos? Ang totoo, sa bawat, yun nga, sa bawat araw-araw na nakikita ko yung bahay namin, yung mga pagpapalang binigay ng Diyos sa material na ito, bakit tinatanong ko ang Panginoon? Bakit sa kabila ng mga pagkukulang namin, ng mga kasalanan namin, binigyan niya kami ng ganitong bahay, binigyan niya kami ng hanap buhay na maganda, pinagkatiwala niya sa amin. Ang hanap buhay na ito, nag-isip kami siguro para makatulong kami sa iglesia at para makabalik na kami sa aming mga kapatid. Yun, dahil nasabi niyo nga po na talagang binless po kayo ni Lord sa paano paraan niyo po na ibalik yung mga yung mga ginawa po sa inyo. Opo, yun po. Salamat po. Dahil po sa pagkakaloob sa amin ng mga blessings na to, sa lupang ito, sabi namin ng kapag na Micaela, tamang-tama naman po in 2018, naghahanap po ang pangasiwaan, kasangkapang pangasiwaan ng gabay center. So, nag-isip po, siguro po may pinadala yung Panginoon kay Kapag na Micaela. Sabi niya, bakit hindi tayo tumulong sa gabay center na sisimulan? So kami din po kasi na meron po kaming haloblakan. Gawan ang haloblakan. Sa una po, syempre, nabili na po ng iglesia yung lupa ng gabay center. So lumapit po sa pangasiwaan na gusto namin tumulong. Gusto namin magbalik ng mga ginawa ng Panginoon sa amin, sa buhay namin. So,
awat tulong ng Panginoon, yun nga, medyo nakatulong naman kami sa Gabay Center. Nasimulan po yun. Tapos, unti-unti, sa una po, hindi namin kaya eh. Sabi namin, sige po, tutulong po kami, nagganito lang. Ito lang po kaya namin. Pero habang ginagawa yung Gabay Center, awa at tulong ng Diyos siguro, pinagtiwalaan kami ng Diyos. Ito na nga, kinasangkapan kami ng Panginoon na makatulong kami kahit papaano sa Gabay Center. At yun, nakita namin yung tuloy-tuloy na pagpapala sa amin ng Panginoon, hindi lang sa material na bagay. Yun na nga po, doon naging pasimula para makabalik kami sa aming mga gawain. Kapatid na Mikaya, nakikusap na bumalik bilang isang mahanain. Ako po, sa awat at tulong ng Panginoon noon, ayoko po na umawit sa kampo, sa sakop. Ngayon po, salamat sa Panginoon, pinagtiwalaan din niya po ako bilang isang sakop coordinator ng sakop Hepsiba. Yun na po ang pasimula, kaya po kami nakabalik sa aming mga katungkulan. Tatanong ko na rin po, dahil nasabi niyo nga po na ayaw niyo umawit sa kampo or sakop, ano po yung nagpipigil sa inyo? Ayun po, yung mga suliranin, yung mga problema. Pero sabi nga eh, kayo na ba tayo dapat lumapit? Sino ba tutulong sa atin? Merong magpapayo, may mga kaibigan, may mga kapatid. Pero laging yung budhi natin, laging yung puso natin, siya ang magsasabi sa Diyos ko lumapit. Ipagkatiwala mo sa Diyos, lahat ng suliranin mo, Diyos lang ang tutulong sa atin. Salamat po sa Panginoon at nakabalik po. Purihin po ang Panginoon. Kamusta po yung buhay niyo ngayon? Ayun, salamat po sa Panginoon at alam namin, damang-dama namin ng Panginoon sa buhay namin. Mula noon, kahit may sularanin tayo, ang Diyos hindi nawawala sa atin. Tayo kailangan lumapit sa Panginoon kasi ang Panginoon, ang Ama natin, andyan lang. Tayo lang yung dinaantay niya lumapit. So ngayon po, kahit may mga hindi mawawala, yung pagsubok, bilang mag-asawa, sa mga anak, sa hanap buhay, git sa lahat. Pero nararamdaman ko, ramdam namin mag-asawa, hindi kami iniiwan ng Diyos. Isan yung sa hanap buhay, hindi mawawalan na nangihina na ako. Wala pa tayong pambayad. Wala pa tayong supplier. Sabi nga, may sinasabi lang, ang kapag na Mikaya, lagi unlad, unahin muna lagi ang Diyos at bahala na ang Diyos sa atin. Totoo po, unahin natin ang Diyos na bukasan, may solusyon na po lahat ng problema natin. Kumapit lang tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon, magsumiksik tayo sa Panginoon, at higit sa lahat yung pananampalataya natin, ipakipaglaban natin ang pagsalita. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na maging bahagi po kayo ng gawain ito. Pero bago po tayo matapos ay... Matapos na ba si Opo. Ano po yung mga aral o mensahe na may masasabi nyo po sa ating mga manonood? Salamat po. Ang aking lang pong may papayo sa mga kapatid at sa mga manonood, buhay ang Diyos natin. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ano man dumating sa buhay natin, pagsubok man yan, pagpapala man yan, lahat yan, iisang Diyos lang tayo lalapit. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi tayong tumawag sa Panginoon, higit sa lahat, bilang sa ating mga magkakapatid, yung mga katungkulan na pinagkalab sa atin, pagpatuloy po natin. Kasi doon po sinusukat yung pagiging sakdal natin. Kaya kung MNC ka man, Mahanaim ka man, KEO ka man, pakipaglaban natin, ipaglaban natin yung mga katungkulan natin hanggang sa dulo ng buhay natin kasi doon tayo sasakdal sa ating mga katungkulan. Huwag sumiksik tayo sa Panginoon, lagi tayong manalangin sa Panginoon, ipagpasalamat natin sa Panginoon lahat, pagsubok man yan o pagpapala. Nagpapasalamat po kami sa pagtangkilik ninyo sa aming pagtatanghal. At maraming salamat po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama pa tayo sa marami pang araw sa pamamagitan po ng pagtatanghal. Sa bahaging ito, inaanyahan ko po kayo na tayo manalangin at ipagtagubilin sa Diyos
ang panibagong araw na ito na aming lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon namin Diyos, napakabuti mo sa amin, sa lahat ng mga tao na iyong nilikha. Napakabuti mo sa iyong pagtitiwala at ginagamit mo kaming lingkod upang magserbisyo sa amin pong mga kapwa. Panginoon, wala kaming maitutumbas sa patuloy mong pagpaparana sa amin ng iyong paggabay upang makapanatili kami sa iyong pagtitiwala bilang iyong mga kasangkapan. Dumating ang mga panahon sa aming buhay, hindi man namin ginusto, nadapa kami, nahinto kami, at hindi na ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. Panginoon, subalit patuloy kang nagpapatawad at ibinibigay mo ang patuloy na pagkakataon upang mapasimulan namin muli o maipagpatuloy namin ang aming mga ipinangakong paglilingkod sa iyo. Ibinabangon mo kami upang patunayan mo sa amin na walang pinakamabuting kaligayahan kaming mararanasan sa mundong ito kundi ang paglingkuran ng iyong dakilang pangalan at paglingkuran ang minamahal mong sangkatauhan. Salamat din sa iyo. Sa iba't ibang paraan, nagpaparanas ka. May mga patuloy kang pinapagtatagumpay. Nagpasimula sa maraming mga sakripisyo at mga pagtitiis. Subalit dahil sa iyong patnubay, nagawang manatili at manindigan upang ipagpatuloy ang sinumpaang katungkulan sa iyo at sa dulo. Pare-pareho mo kaming dinadala sa mga pagtatagumpay sapagkat ikaw ang sa amin ay gumagawa. Amang Diyos, hinihiling namin sa iyo sa mga pagpaparanas mong ito ay maakay namin ang lahat ng kapatid. Maakay namin ang aming kapwa-tao na maranasan ang iyong pagpatnubay at paggabay hindi lamang upang ipagkaloob ang pangangailangan namin sa buhay na ito kundi dumating sa isang pagkakataon maging kasangkapan mo ang lahat, maging kasangkapan mo ang marami upang ma-experience namin ang iyong mabiyayang pagmamahal. Sumasampalataya kami, Panginoon. Ang mga napanood at narinig na mga testimonyo ay magiging malaking pakinabang po sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito at maging tunay na pagpapala ang araw na ito sa kanilang buhay. At higit sa lahat, huwag naming maipagdamot ang aming naranasang kaginawahan sa kalooban dahil sa iyong mga pagtuturo. Maibahagi namin ito sa aming mga kaibigan, sa amin pong mga kapwa. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan mo lamang, Diyos Kristo Jesus. Hari ka namin at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!